Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong programa. Matagal na po akong tagapakinig sa inyong magagandang kwento dahil napakaganda po ng inyong boses at nabibigyan ng buhay ang bawat kwento ng mga sender. Ako po pala si Menji, hindi ko po tunay na pangalan. 36 years old na po ako ngayon, Kuya E. Matangkad, katamtama ng kulay, hindi po ako maputi at hindi rin maitim. Gusto ko po sanang ibahagi ang aking kwento ng karanasan simula ng aking pagkabata. Walo po kami magkakapatid, Kuya E. Bunso ako at nag-iisang lalaki sa magkakapatid. At kahit nag-iisa akong lalaki, hindi ako nakaramdam ng kakaiba. Basta ang alam ko, lalaki ako. Mahirap lang kami, Kuya E, dahil ang aking tatay ay magsasaka. Kaya masasabing isang kahig, isang tuka lang kami. Kahit ganun, Kuya E, masaya kaming namuhay. Lahat pala po ng aking mga kapatid ay maagang nakapag-asawa. Sa edad na 14 at 15 ay nagsiasawahan na po sila. Para siguro hindi na sila pabigat sa aking mga magulang. Hindi na rin kasi kayang pag-aralin kaming lahat. Kaya kanya-kanya na lang kaming diskarte kung paano makasurvive sa buhay. Nagsimula pala, Kuya E, ang aking karanasan noong ako'y grade 6. 12 taong gulang ako noon, Kuya E. Grade 5 pa lang ako. Ay tuli na ako noon dahil sabay-sabay kaming magbabarkada na nagpatuli sa aming probinsya. Masaya kami noon, Kuya E, ng aking mga barkada dahil lagi kaming gumagawa ng mga kalokohan. Lalo na pag nagkakayayaan, maligo sa ilog, doon nangyayari ang aming banding na talaga namang masasabing barkadang Mael. Dahil tuwing kami magkakasama, nilalaro namin ang pops ng bawat isa. 5 kami magkakaibigan na talagang masasabing tunay na barkada na walang iwanan. Isang araw, inannounce ng aming guro na magkakaroon kaming activity sa school. Isang linggo kaming mananatili sa school kaya magdala kami ng mga unan at mahihigan. Masaya kami noon, Kuya E, kasi magkakasama-sama kaming magbabarkada sa mahabang araw. Sa unang gabi ng aming pagtulog sa aming classroom, Kuya E, doon nangyari ang hindi ko malilimutan na karanasan. Doon ako namulat sa kakaibang sensasyon sa aking katawan na talaga namang aking nagustuhan. Nasa kalagitnaan ako noon, natutulog nang bigla akong naramdaman na may humihima sa aking pops. Hinayaan ko na lang, Kuya E, dahil sanay naman kaming magkakaibigan na magkahawakan ng mga pops namin. Hanggang sa nag-standing ovation na nga ang pops ko. Hinubad na nga ang suot ko na short at nilaro-laro. Hinayaan ko lang, Kuya E, nang bigla akong maramdaman na may mainit na lumantak doon sa aking pops. Mainit na bibig. Iba sa pakiramdam yon sa akin, Kuya E, dahil first time ko yon sa aking buhay na may lumantak sa aking pops. Masarap sa pakiramdam yon kaya hinayaan ko lang hanggang sa sumabog na nga ang bulkan. Na mayon, hindi ko nakita, Kuya E, kung sino ang gumawa sa akin noon kasi sa sobrang dilim, walang ilaw noon kaya natulog na lang ako na hindi ko nalalaman kung sino ang gumawa sa akin noon. Sa isang linggong pananatili namin, Kuya E, tuwing gabi, may lumalantak sa aking pops at hindi ko na inalam kung sino ba yung gumagawa noon. Basta alam ko, masaya ako sa ginagawa sa akin tuwing gabi. Fast forward, nakapagtapos na nga kami ng grade 6 noong year 2000. Hinahanap-hanap ko pa rin ang pakiramdam na yun. Hanggang isang araw, nagkasakit ang aking tatay. Nanghina hanggang sa mawalan ng buhay. Sobra ako nalungkot noon, Kuya E, kaya nakalimutan ko yung pakiramdam ng L na hinahanap-hanap ko noon. At yung mga kapatid ko na nasa Manila at sa iba't ibang lugar ay nagsiuwian nang malaman na wala na ang aming ama. Hanggang sa malibing na nga ang aming ama na magbabago sa aking buhay. Napagdesisyonan ng aking ina at panganay na kapatid na isama ako sa Manila para magtrabaho na. Ayoko sanang sumama dahil napakabata ko pa para magtrabaho hanggang sa tuluyan na nga akong isinama sa Manila dahil wala naman akong nagawa.
Ipinasok ako Kuya E ng aking kapatid bilang isang boy sa isang pamilyang sobrang yaman at talagang namangha ako sa bahay na sobrang laki. Napawaw talaga ako noon dahil first time ko na makakita ng ganoong kalaking bahay at iyon na nga Kuya E. Stay in ako noon at mag-isa lang ako doon simula Lunes hanggang Biyernes tuwing gabi. Umuwi lang sila tuwing weekend. Kasama ko naman Kuya E sa paglinis ang aking kapatid sa umaga sa malaking bahay pero stay out ang aking kapatid hanggang sa may nag-doorbell noon Kuya E at pinagbuksan ko naman ang aking ate at doon biglang kumabog ang aking puso na hindi ko alam ang pakiramdam. Bigla akong humanga sa lalaking dumating dahil napakagwapo, napakakinis, mas matangkad sa akin, bilugan ang mga mata at mahaba ang pilik mata. Mapula ang labi at matangos ang ilong. At napag-alaman ko Kuya E, magkasing edad lang kami. 12 taong gulang at first year high school. Siya pala ang pamangkin ng aking amo. Kinuha lang ang allowance straw na iniwan ng aming amo. At doon, nabago ang aking pakiramdam. Bigla akong nagkagusto sa kapwa ko lalaki. Hanggang isang araw, dumating ulit ang pamangkin ng aking amo na may dalang gamit. Araw yun ng Sabado kaya nandoon ang aking mga amo. Inutusan ako na dalhin ko sa taas ang mga gamit ng kanilang pamangkin na itago natin sa pangalang Rosmic. At dito magsisimula ang kwento ng pangalawang karanasan sa aking buhay. Dumating nga po si Rosmic sa bahay ng aking amo at napag-alaman ko na doon na raw maninirahan dahil ang kanyang ama ay nasa bansang Lebanon na half Pinoy half Lebanese pala. Si Rosmic Kuya E. Kaya taglay niya ang pagiging magandang lalaki. Dalawa silang magkakapatid at pareho silang lalaki. Hindi ko rin po alam kung sino ang panganay sa kanila dahil hindi naman nabanggit sa akin nung time na yon. Basta ang alam ko, may kapatid pa siyang lalaki. At nagpa-iwan sa bahay nila sa Laguna dahil ayaw raw tumira sa Manila nung kapatid niya. At ang kanyang ina naman ay namatay naman daw bata pa lang sila. Nung una Kuya E, hindi okay ang pakikitungo sa akin ni Rosmic. Rosmic, laging mainit ang ulo niya sa akin pero kahit ganon, crush ko pa rin siya. Hindi ko lang pinapahalata at hindi ko rin kayang sabihin dahil sa isip ko, suntok sa buwan dahil langit siya, lupa ako. At alam ko naman kung saan ako lulugar. Naisip ko na lang Kuya E na hindi mangyayari ang aking iniisip na pagnanasa sa kanya. Dahil alam kong hindi siya papatol sa katulad ko, lalo na boy lang ako. Kaya nakontento na lang ako na nakikita siya. Makalipas ang ilang linggo, pananatili sa bahay ng amo ko, napapansin ko unti-unti na siyang nagbabago. Nagiging mabait na siya sa akin at nakikipaglaro na siya kaya natuwa talaga ako noon Kuya E. Sabi ng ate ko mababait daw talaga yung magkakapatid kaya lang yung isa. Medyo pasaway nga lang. Hindi naman inisip na yung kapatid niya kasi hindi ko na pa naman nakikita. Basta ang alam ko, masaya ako dahil okay na kami ni Rosmic. Hanggang isang gabi, araw ng Lunes, kami lang dalawa ni Rosmic ang magkasama sa bahay dahil umuwi na ang ate ko sa bahay nila at ang mga amo ko naman sa Sabado pa ang uwi. Niyaya niya ako na manood ng DVD. Akala ko naman ay pelikula ang aming papanoorin. Yun pala, Boldelax. Bigla naman akong nanginig nung makita ko ang pinapanood namin dahil first time kong makapanood ng ganong eksena. At sabi sa akin ni Rosmic, bakit hindi ka mapakali? Manood ka lang at mamaya, mas masaya na yung mangyayari. Hindi ko naman pinansin Kuya E kung ano yung sinasabi niyang may mas masayang mangyayari. Hanggang sa hinubad na nga niya ang kanyang kasuotan. Talagang napatalikod ako dahil nahiya ako sa nakita ko. Sobrang laki ng kanyang pops at talagang naka-standing ovation yun. Nang nakita niya akong tumalikod, sinabihan niya akong lumapit sa kanyang tabi. Lumapit naman ako kahit nanginginig ang katawan ko noon sa kaba. Dahil ang dati kong pinapangarap, abot tanaw ko na. Hanggang inutusan na nga ako Kuya E na laruin ko raw ang kanyang pops. Ginawa ko naman. Habang nilalaro ko ang pops niya,
sinabihan akong gayahin ko raw yung babae na pinapanood namin na naglalantak ng paps ng lalaki. Bumitaw ako Kuya E sa pagkakahawak sa paps niya dahil hindi ko kayang lumantak ng paps. Sabi ko, hindi ako lumalantak. Hindi ko kaya ang pinapagawa mo. Laro lang ang kaya ko, kaya kinausap niya ako at ang sabi niya sa akin, siya muna raw ang gagawa sa akin noon. Tapos ako naman raw ang susunod na gagawa. Gagayahin ko na lang ang gagawin niya sa akin kaya pinaupo niya ako sa kama. Hinubad niya ang suot ko. Naiya naman ako Kuya E dahil mas may pagmamalaki siya sa akin. Alam kong malaki rin ang paps ko pero hindi tulad ng sa kanya. Hinalik-halikan niya ako Kuya E sa aking katawan pero hindi niya ako hinalikan sa aking labi. Hanggang sa nilantakan niya ang paps ko at doon nanumbalik ang sobrang L ko dahil nararamdaman ko na ang kakaibang sensasyon sa aking katawan. Nararamdaman ko noong grade 6 ako. Sobra kong na-enjoy yon Kuya E na ginagawa niyang paglalantak. Naisip ko pa lang ng dati. Yung pinapangarap ay ngayon, lumalantak sa paps ko. Mabilis sumabog ang bulkan Kuya E dahil kakaiba ang L ko ng time na yon. At wala siyang sinayang. Nilunok lahat ang katas na nanggaling sa akin. Hindi ko inisip yung sa kanya. Dati na kaya niyang kayang ginagawa yon. Dahil walang baka sa kanya yung pagiging bisexual at sumunod nun Kuya E, ako naman daw ang lumantak. Ginawa ko na rin yun Kuya E, ang ginawa niya sa akin. Dahil ayaw ko naman na siya ay mabitin na ako lang ang nag-enjoy. Kaya kahit hirap ako Kuya E sa paglantak ng paps niya, napilit ko pa rin, ginawa ko pa rin. Hanggang sumabog na rin. Sobrang dami na nailabas. At pinaubos niya sa akin yun Kuya E. Kahit nandidiri ako, ginawa ko yun dahil crush ko nga siya. Pagkatapos nga nun Kuya E, ng mga ginawa namin sa isa't isa, pinatabi niya ako. Matulog sa tabi niya. At ang sabi niya, doon na lagi ako matulog sa tabi niya. At ako naman, napangiti lang. Tinanong ko siya kung bisexual ba siya. Sabi niya hindi, lalaki daw siya. Basta wala naman daw mawawala sa kanya kung gagawin niya yun. Kaya hinayaan ko na lang yun. Hindi na ako nagtanong pa kung anong meron sa aming dalawa dahil alam ko, L lang ang lahat na nangyayari sa amin. Hindi na kami nagbihis noon at natulog na lang kami. Kinabukasan Kuya E, nagising ako dahil may lumalantak sa aking paps. At doon na naman Kuya E, may nangyari na naman sa amin. Sabi niya sa akin, lagi raw namin yung gagawin para masanay ako. Alam kong may mali sa aming ginagawa dahil napakabata pa namin. Pero nagagawa pa naman namin yung mga bagay na yon. Pero sabi niya okay lang daw yun basta walang makakaalam. Ang mahalaga, masaya kami sa ginagawa namin. Lumipas ang ilang buwan, sanay na ako Kuya E. Dahil gabi-gabi ba naman at tuwing umaga, ginagawa namin yun. Bukod lang sa araw ng weekend dahil nandun ang kanyang mga tiyahin. Talagang masasabi ko Kuya E na hulog na ako sa kanya. Talagang minahal ko siya. Pero hindi ko yun sinasabi dahil alam ko na pampalipas niya lang yun. Pumayag ako sa ganoon na lang ang aming sitwasyon at least kahit hindi niya ako mahal, parang mahal niya rin ako. Dahil naibibigay niya ang mga gusto ko at nabibigay ko rin ang gusto niya. Hanggang sa dumating na nga ang bakasyon niya at ang sabi niya sa akin, uuwi na raw muna siya sa kanila. Babalik na raw siya sa pasukan. Sabi ko, mamimiss kita Rosmic at ang sabi niya naman, sa akin, mamimiss rin kita, Menji, lalo na kung lagi nating ginagawa. Huwag daw akong mag-alala dahil babalikan naman daw niya ko kaya magiging masaya uli kami. Nang umalis na nga po siya, pinatawag ako ng kanyang mga tita at kakausapin raw ako. Sobrang natakot naman ako noon Kuya E dahil baka nalaman nila yung mga ginagawa namin ni Rosmic. Hanggang sa sinabihan ako ng ate ko na ayusin ang mga kailangan ko sa pasukan dahil pag-aaralin daw nila ako. Kaya sobrang tuwa namin ng ate ko dahil sa wakas makakapag-aral ulit ako. Napag-alaman ko po na bago umalis si Rosmic, nakiusap siya sa tita niya na kung pwede pag-aralin ako kahit sa public school lang. Dahil half day lang naman raw ang pasok sa public school kaya sobrang saya ko Kuya E. At sa pagbabalik ni Rosmic, isang malaking pagbabago ang mangyayari
sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po, Kuya E. Menji. Okay, maraming salamat. Seeing ito naman sulat ni Menji para po sa mga nakikinig pa rin hanggang ngayon. May una siyang sulat tungkol yun nga sa tungkol sa mga tropa niya. Kaso sumulat uli siya ng pangalawa. So ito na, diniretso ko na dun sa pangalawang letter niya, which is dun tungkol naman kay Rosmi. Maraming salamat sa iyo, Menji, at hintay namin yung liham. At sa lahat po na nakikinig, patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.